morning and good day, everyone. So guys, I have here my stunning Philodendron Paraiso Verde. At gusto kong i-flex sa inyo to inspire. Ayan. This is also a perfect example of reverted variegation dahil kung mapapansin nyo, hindi magkakamukha yung leaves. Ayan o, this is green. Ayan, bumalik siya sa pure green. And then, this is variegated. And tapos, ito is light lang siya. Kaya, wala akong magagawa kasi nag-revert siya, but it's still beautiful. Nawalan ako ng pag-asa at first dahil akala ko totally reverted na din yung iba pang sisibol na dahon. But luckily, charan! Ayan! Nabuhayan ako ng loob nung unti-unting bumalik ang variegation niya. Ang ginawa ko that time, nung napansin kong parang walang variegation yung pa-unfurl na dahon is nilipat ko siya sa place na maliwanag dahil yun ang gusto ng plant na to. Yung nakakapag-cut siya ng sunlight, direct morning sunlight. And then, around 10 a.m., dahil mainit na, summer dito nung nag-revert ito, nang bumalik siya sa green summer, kaya nilagay ko siya sa malilim na place kasi akala ko masusunog siya, but yun pala ang nag-trigger sa kanya na mag-revert. Kaya ang ginawa ko is binalik ko siya sa maliwanag na place pero naliliman din tuwing malakas na yung araw. And luckily, ayan, ang ganda ng new variegation niya sa bagong leaf. This one. Ang laki, di ba? Sobrang laki ng bagong dahon niya. And bumalik na rin sa kanyang variegation. Di ba? Ito yung goal nating mga plantita sa mga variegated plants na magkaroon ng magandang variegation. Ayan. So, ang ginawa ko is, ayun, inilipat ko nga sa maliwanag na area. And then, in-air layer ko rin siya. Oh, wala pa naman akong plan na magpadami, magpropagate kasi marami pa rin akong propagation. But, in-air layer ko siya for a purpose na yung mga lumalabas na ugat is magkaroon ng nutrients kasi kung saan-saan lang sila na kung saan-saan lang sila gumagapang yung mga ganitong plants, mga aroid plants, yung mga roots nila is kung saan-saan pumupunta or gusto nila ng may makapitan. Kaya ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng ganito para at least yung mga roots niya is may mapag may makuhang nutrients. So ayan, kaya siguro biglang lumaki yung mga dahon niya. Ayan o, diba? Grabe ang lalaki. This is the largest, I think. Ayan. Pero mukhang mahihigitan nito kasi ito pa lang yung pinaka-baby na ano niya. Pinaka-baby niya na nag-unfurl na leaves. Na leaf, I mean. Ayan, lalaki pa siya. And then, I think this is the one that has the most beautiful variegation. It looks like a dragon head. And this one, ito yung second to the first na leaf. Nung kinat ko siya, ito yung pinaka first na leaf niya. Then this is the second. And actually, ayan, ito ang kanyang mother plant. O, diba ang liit lang? Dito siya galing, guys. Diyan siya actually galing. And marami na rin akong propagations. Nakat ko siya. May tatlo na akong propagations. And then, meron ulit tatlong, four na tumutubo. O, diba ang sipag? Kaya love na love ko tong plant na to.
This is a philodendron, Paraiso Verde. Kaya love na love ko kasi ang sipag niya, magpadami and very easy lang siyang alagaan. Hindi siya sensitive. Kailangan lang ma-meet natin yung mga lighting na kailangan niya. And then, yung mostly yung ating potting mix. Ayan. And then, yung size ng pot, kakaripat ko siya kasi malalaki na yung ugat and then lumalabas na kaya need na niya ng repotting. So inilipat ko siya dyan sa mas malaking pot. And then, look! Ang ganda! Ang ganda ng outcome kasi na-inspire siya lalo na mag-produce ng variegation. Ayan, tapos ng more leaves and healthy roots. Ayan, nakakatuwa, diba? Lalaki as in, grabe, oh. Sinong hindi matutuwa pag isa kang plantita? Ayan. And then, I'm loving this also, though kahit reverted siya. Nag-revert siya, oh. Full green siya as in. Pero, natutuwa ako kasi ang kislap niya. And laki din ng kanyang ano oh, leaf. Tapos eto, yung circle shape niyang leaf is merong variegation na konti pero hindi siya gaano nakikita. So, ayun, natutuwa lang ako at gusto kong i-share. So, sa mga may mga ganitong halaman o kaya mga variegated na plants, huwag mawalan ng pag-asa. Kailangan lang natin do more research para ilagay sila sa tamang lighting. Ayun, ma-meet natin yung kanilang tamang lightings, kung saan dapat sila ilagay, and then yung mga potting mix na kailangan sa kanila. Ayan, hi! Ayan yung mga other plants. So, happy naman sila so far dyan, kaya hindi ko muna ililipat. Oh my gee, this is so big really. I'm loving it. Okay guys, just a quick update since the last time I took it a video 9 days ago. Ito na yung new unfurling leaf niya dati. It's now getting matured and nagiging ocean mint na yung kanyang color. Ang laki na rin niya guys. Ayan. And let me show you this one. Meron na ring new shoot din dito. Wow, which has a very good variegation. Ayan, ang haba din guys, ang laki. Okay, I just want to give you a quick update. Ayan. Ito yung hindi visible ang kanyang variegation. But it's getting better. It's doing well. Ito yung ating reverted. Reverted pa rin siya kasi nga reverted. Ayan. Okay. Hi. So, ayan. And then, yan ang ating mga burley marks. Na napakagaganda ng mga variegations. Iba-iba each leaf ang kanyang pattern. I just wanna show you before I say goodbye to this video. Hopefully, na-inspire ko kayo dito sa video na to na magtanim-tanim rin. Just keep on trying. Diba? Ganun din naman talaga nagsisimula ang lahat. Simulang magtanim-tanim until maging gamay na rin natin ang pagtatanim. So, ayan.